ano ang mayroon sa ating dating pangulo. Simple lang mga kaalam. Dahil hindi ka naman pautangin ng isang bangko kung wala kang deposito sa kanila. Walang bangko ang magbibigay sa iyo ng credit cards, auto loans, house loans, business loans at iba pang uri ng loans. Sa maikling sabi, hindi ka pautangin kung alam naman nilang wala kang pambayad. At nakabackup ang World Bank sa lahat ng proyektong isinagawa ng dating Pangulong Marcos dahil alam na alam ng World Bank kung gaano kalaking interes ang kinikita ng kayamanan niya na nakadeposito sa kanila noong 1950s pa. Kaya pati ang mga inutang ni Cory Aquino at Fidel Ramos sa World Bank ay kakaltasin pa rin sa katas ng interes na kinita ng mga gintong kinita ng dating Pangulo. Ang mga kinitang interes ng mga yamang ito ni dating Pangulong Marcos ay nag-fully matured na simula pa noong 2000. Iyon ay pinamana niya para sa healthcare and development ng sambayan ng Pilipino bago pa man siya namatay at nakasulat na ito sa last will ng dating Pangulo. Matagal na itong nais ipatupad ng pamilyang Marcos, ngunit ito ay palaging hinahadlangan ng mga batas na ginawa ni Aquino at Ramos. Tulad na lamang ng Presidential Commission on Good Government o tinatawag na PCGG, dahil sa mga walang kwentang akusasyon at paninirang puri sa pamilyang Marcos, ay pina-freeze ni Cory Aquino ang mga bank accounts ni dating Pangulong Marcos na damay ang sambayan ng Pilipino na dapat sana ay napapakinabangan na ang mga kayamanang iyan. Ngayon kalam, ano na ang nangyari sa Pilipinas? Lalo tayong naghirap at dahil sa sobrang kahirapan na nararanasan ng ating bansa, dumarami ang mga OFWs at mga walang trabaho. Pero ngayon, Diyos na ang gumawa ng paraan. Binigyan niya ng talino si dating Pangulong Marcos upang maingatan ang lahat ng ginto para sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng ikabubuti ng mga mamamayan ay nakaplano na, pati ang mga infrastructures development ng Pilipinas. Lahat yan ay galing sa kayamanan ng dating Pangulong si Marcos. At ayon na din kay Ginang Imelda Marcos ay walang ginastos na pondo ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga infrastructures sa Pilipinas. Hindi nyo ba napapansin mga kalam na ang mga sumusunod na pangyayari ay nasa programa na ng Diyos para mangyari ang kanyang pinaplano sa bansang Pilipinas? Ano ang mga planong ito na hinahadlangan ng mga oligarko at liberalistang galamay ng mga elitista? Una, ang pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas upang linisin ang gobyerno natin mula sa korupsyon at ihanda ang bawat Pilipino. Pangalawa, ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika na nagnais buwagin ang Federal Research System at ibalik sa American Treasury ang kapangyarihan nito, instead na hawakan ng mga private elite families na sila rin kumokontrol sa International Banking Cartel. Pangatlo, ang pagsasara ng ABS-CBN, isang kumpanyang kinokontrol ng mga malalaking oligarko na siyang sumisira sa imahe ng Marcos family na nagbe-brainwash sa mga Pilipino. Pang-apat, ang pagtatanggal ng Congress sa PCGG na siyang ginamit ng dating presidenteng si Cory Aquino para makuha ang yaman ni Marcos at i-freeze ang kanyang mga bank accounts. At ang pagpapailalim nito sa Office of the Solicitor General, talagang dapat natanggalin ang PCGG dahil ito ay isa sa dahilan kung bakit hindi natutuloy ang Last Will Testament ni dating Pangulong Marcos upang magamit na ang mga gold reserves sa pag-unlad ng ating bansa. Panglima, ang pag-amend ni Pangulong Duterte ng New Central Bank Act of 1993 ni Fidel Ramos ang dahilan kung bakit ang lumang Central Bank of the Philippines o CBP ay napalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 1993. Sa mga documents na ipinakita ni Madam Imelda Marcos kay Mel Tiangco sa kanyang interview, kasama dito ang dokumento sa lumang Central Bank ng Pilipinas na kung saan nakalagay pa ang ibang mga yaman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pang-anim, ang kasalukuyang pandemya na nararanasan natin ngayon ay siyang naging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Noong mga nakaraang buwan, sinabi ng International Monetary Fund o IMF na pumasok na ang mundo sa global recession na mas matindi pa kaysa sa World War II. Ngayon, ang bawat pinuno ng bansa ay nag-usap kung paano ang gagawing bagong sistema ng financial at ng ekonomiya dahil sa global currency reset na siyang magbabalik ng gold standard sa eksena. Pangpito ay ang isang matinding pagkagising o national awakening na nagaganap ngayon sa Pilipinas na kung saan parami ng parami ang mga taong nabubuksan ang isipan at naliliwanagan tungkol sa kadakilaan at kayamanang itinago at ipapamana ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa Pilipinas.
ang pagkasabik sa pagbabalik ng isa pang Ferdinand Marcos sa katauhan ni Bongbong Marcos upang ipagpatuloy ang naantalang plano para sa sambayan ng Pilipino. Ito ay isang malaking patunay na ang lahat ng nangyayari ay nasa programa ng ating Diyos, na darating at darating din ang itinakdang panahon. At ito na nga ang tinatawag na The Return of Ferdinand Marcos upang tubusin ang Pilipinas sa kamay ng mga oligarkiya na nagpapahirap sa ating bansa, at upang maganap ang kanyang matagal ng pinapangarap na New Society, o mas kilala bilang kilosang bagong lipunan. Sa pagbabalik ng daigdig sa gold standard, wala nang silbi ang mga pera na walang backup sa ginto. Sa madaling salita, anumang pera ang ilabas nila na walang backup na ginto ay wala nang saysay. Dito ngayon maghihinagpis maging ang mga anti-Marcos, dahil walang ibang makapagsasalba sa Pilipinas kundi ang mga gold assets lamang na ipinamana sa atin ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos sa pagbabalik ng world economy sa gold standards. Dito na tuluyang kikilalanin ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos na tunay na isang dakilang bayaning nagmahal sa kanyang bayan at nag-ingat ng mga kayamanan para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit umutang ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa World Bank at International Monetary Fund. Kalam, anong masasabi mo tungkol sa katotohanan ng malaki ang plano ng dating Pangulo sa bansang Pilipinas? Isa ka ba sa naliwanagan at nabuksan ang isipan kung sino nga ba talaga ang siyang may pagmamahal sa bayan?